Hello mga guys, welcome naman po sa Sinrix TV. Ngayong araw, demo na naman po natin yung PLDT Home Fiber Optical Network Unit AN55064-FA Software Version RP2616 2616. So, bago sa lahat, sa mga bago nating viewers, huwag mahiya at mag-like pa subscribe sa ating channel at saka pa-share na lang sa mga Facebook page nyo para makarating at makakaabot sa mga hindi pa nagkakalam sa ating channel, Sinrix TV. So, umpisan natin. Magbukas tayo ng web browser. So, for Firefox na o Chrome, kahit anong web browser. Tapos, punta tayo dito sa address bar. Dito sa taas, itatype natin yung default web browser IP address ni AN55064FA192.168.1.1. Tapos, yan. Makikita nyo. Andito na tayo sa login page sa ordinary user account. So, una, bubuksan natin yung Fiber Home Super Admin para ma-enable natin yung admin administrator account na admin PLDT. So, meron tayo dito default username at saka password ng Fiber Home Super Admin. Ika-copy na lang natin to, Control C, tapos Control B, tapos yung password niya, eto, copy na lang natin, tapos yan, Control B, login tayo. So yan, so sa PLDT Home Fiber na optical network unit na Fiber Home Devices AN Series at saka HG Series. So, ito yung menu nya. Isa lang ang menu ng Fiber Home Super Admin na Web Graphical User Interface. Meron siyang dalawang sub-menu. Sa Device Management, meron siyang Restore All. Ito yung Soft Reset. Kung kiklik natin itong Restore, mag-reset na siya sa Factory Default. Ito naman debug switch. Ito yung debug switch na makikita natin. Ganyan yan. Makikita natin na naka-disable yung telnet switch. Ang purpose nito, ang telnet switch pag in-enable natin, by default naka-disable po yung telnet ni AN55064FA. So, para ma-access niya, para ma-access natin yung telnet niya, dapat at kailangan natin i-click itong telnet switch. Tapos, click ang apply para ma-enable yung telnet switch. Tapos, dito naman, sa web admin switch, by default, naka-disable po ito siya. So, walang makakalagin sa administrator account na admin PLDT unless na ma-enable ito at saka ma-apply saka palang maka-login si administrator account na username admin PLDT. So, yan. Logout tayo. Demo natin. Tapos, pagkatapos nito, so, makita nyo ito yung username at password. Ito yung ordinary user. Dapat palitan natin itong address bar niya sa 192.168.1.1/FH. Tapos, enter natin. Huwag kalimutan itong FH kasi hindi kayo makakalagin. So, yan. FH. Tapos, enter. So, yan. So, kung makikita nyo, from username to administrator. Yan. So, meaning nandito na tayo sa administrator account. So, ang administrator account ni AN55064FA ay admin PLDT. So, ito yung username niya. Yan. Tapos, yung password niya, ito, copy na lang natin. Copy and paste. Control C, Control B. Yan, Control B, tapos login tayo. So, yan. So, as usual, sa mga optical network unit ni Fiber Home,
PLDT. So, pagka-login mo sa admin PLDT, pag hindi pa napapalitan yung password niya, ito yung lumalabas na naka-prompt sa'yo. Ang sabi niya is initial login on this account, you must modify account password. So, click natin itong OK. Tapos, makita nyo, you could configure current account on this page. So, yun, ito na yun siya. Account management, username, admin PLDT. Tapos, old password hinihingi niya. Susupply natin. So, new password, pwede natin i-input lang ABC at saka 1, 2, 3, 4, 5. So, ordinary character, ABC at saka 1, 2, 3, pwede yan siya. Kasi nasa RP2616 tayo. So, input natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun. New confirm password. Tapos, click natin yung apply. Yan. Ang sabi niya, access device, access successfully. So, napalitan na natin ang password ni AN550604FA Super Version RP2616. So, ngayon, maglalagin na tayo. Pupunta tayo dito sa graphical user interface ni AN550604FA. So, yung password natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Yan. Nakita nyo? So, ito na yung web graphical user interface ni RP2616. So, sa lahat ng optical network ni Fiber Home, PLDT Fiber Home, PLDT Home Fiber. So, ganito lang yung tsura yung graphical user interface niya. Halos pare-pareho sila ni HG at saka AN series. Pag custom firmware ni PLDT, so ganito yung itsura niya. May logo sa kaliwa na PLDT, tapos yung sa baba, Home Fiber. So, dito sa main menu, meron siyang lima. Status, network, at saka security, at saka application, at saka management. So, ganyan. So, dito sa status, makita nyo, meron siyang sub-menu na device management, device information, sorry. So, device information, makikita nyo, dito yung super version, hardware version, device model, at saka device description. Optical state, yan, optical network unit state, yan, initialization, kasi hindi naka-plug yung fiber optic natin sa indoor terminal box. So, ito. So, optical network registry, state initialization, LOID fiber home, CPU, and yan, usage, yan, memory usage, web server port, nasa port 80, kasi lower version siya. Unless mag RP2627, so mapapalitan na siya ng port 3. Wireless status, makita nyo yung status ng wireless natin. Na 2.4, nandito yung mga SSID, kung ilan ang naka-enable, kung ilan yung disable. Tapos, meron ding 5G, yan, makikita rin natin kung ilan SSID at saka yung ilan nag-enable at saka disable. Wi-Fi client, makikita natin yung mga client list kung meron nakakonect. So, sa one status, since hindi nakaplug yung fiber optic jumper cable natin sa terminal, indoor terminal box, so wala tayong makikita na status. Tapos, yung LAN setting, eto, yan. Makikita nyo yung IP ng LAN setting. Tapos, optical fiber, optical info, makita natin yung mga transmit power, receive power, operating temperature, supply voltage, saka bias current. So, since hindi ito naka-plug sa optical fiber, so wala tayong makita na correct transmit at saka receive. BOIP, itong BOIP, makikita natin itong telephone number natin. So, yan. Punta tayo sa menu, second menu ni network. Sa second menu network, ganun pa rin, makita natin yung wireless setting, LAN setting, broadband setting, TCP server, remote access, authentication, OLT, authentication, IPv6. Yan. So, sa wireless setting, pwede natin papalitan yung ating SSID. Pero una lang, dito sa basic, pwede natin i-on, i-off.
pwede rin natin papalitan itong network mode. Tapos yan, sa frequency band, pwede natin papalitan from 20 to 40. Channel, pwede rin natin ang channel ni AN550604FA ay hanggang 13, channel 13. So yan. So guard, pwede rin natin, guard interval, pwede palitan. So dito sa advance, makikita nyo, ang SSID ni AN550604FA, meron siyang hanggang 4. Pwede natin enable o disable kung ilang gusto natin. So SSID name, pwede natin palitan. Security mode, pwede rin palitan. Security algorithm, pwede rin palitan. Tapos, S, itong password, pwede rin natin palitan. So, sa Wi-Fi control, pwede natin palitan yung transmit power hanggang 200%, depende sa atin. Tapos, yung number of Wi-Fi connection, pwede rin natin palitan. Yan. So, punta tayo sa 5G, pwede natin i-on, ganun din. Yan, pwede palitan. Yan, frequency band, pwede palitan. Channel, pwede rin palitan. From 36 to 140. Yan. So, advanced setting, ganun pa rin, pwede rin i-enable yung apat na SSID. Tapos, SSID na yung pwede palitan. Security mode, pwede palitan. Tapos, yung password, pwede rin palitan. Dito sa Wi-Fi, 5G Wi-Fi control, ganun pa rin, pwede i-enable yung 200%, depende sa atin. Tapos, SSID, pwede palitan kung ilang connection ang i-allow natin. Tapos, meron siyang WPS. Instead na magpa-password, pwede din natin lagyan ng PIN code na 123 hanggang 090. So, punta tayo sa LAN setting. Pwede natin palitan yung LAN setting niya. Sa broadband setting, sa ngayon wala tayong makikita dahil hindi nakaplug yung ating fiber optic cable. Sa RP2620-2616, ganito ang itsura niya. So, pag ipa-plug natin yung jumper cable, sa indoor terminal box, lalabas itong mga result dito. So, punta sa DHCP server. Yan. Pwede natin enable-disable, remote management, ganun din pwede enable-disable, authentication. Ito yung optical line terminal. Minsan ginagamit, minsan hindi. So, IPv6, yan, pwede tayo mag-add-delete. Punta tayo sa third main menu, sa security. Meron siyang firewall, remote control, route quality of service, access control resetting, denial of service, HTTPS. So, dito, firewall pwede rin natin enable-disable, IPv4 filtering, URL filtering, anti-port scanning, DHCP filtering, MAC filtering, IPv6 MAC filtering, parental control, pwede rin ma-schedule yung anak mo dito. One access control setting. So, yan. So, remote control, pwede natin enable-disable, route QoS, quality of service. So, enable, pwede din i-config. Yan. Access control list setting. Yan, makita nyo. Pwede add at saka delete. Denial of service, pwede enable, disable, HTTPS, pwede natin enable dito. So, instead na port 80, pwede siya maging port 443. Punta tayo sa pang-apat na main menu. Sa application, meron siyang DDNS, Dynamic Domain Name Service. So, yan. Kung gusto mo i-remote yung optical network mo sa labas, pwede mo palitan dito. May available na pre-DNS, DDNS, Dynamic DNS Server. Yan. Port forwarding. Gusto mo mag-port forward sa iyong services o sa iyong server o sa iyong machine. Pwede dito. Port triggering. Magkapareho ng port forwarding. Network address translation. Ito. Pwede natin i-add. Universal plug and play. Enable, disable. Demilitarized zone. DMZ. Pwede natin enable kung sinong PC ang o anong IP ang enable natin. So, DLNA sa ngayon, tinanggal na yung apply button dito. So, hindi natin enable. Samba server, ganun pa rin, tinanggal yung apply button. Tapos, diagnosis, pwede natin i-ping. Ayan. So, pang-apat, pang-lima, na main menu ni AN550604FA. So, yan, management. Under sa management, meron siyang tatlong sub-menu.
account management at saka device management, saka log sa dito sa account management, nandito yung account user account na pwede natin palitan itong si admin o i-add or delete yan. Tapos dito sa maintenance, so password lang pwede natin palitan yan. Device management, so device management, nandito yung restore. Pag click natin itong restore, magsusoft reset to siya. Tapos local upgrade, pwede tayong mag-upgrade ng firmware kung gusto natin. Config backup, pwede natin i-backup yung configuration natin. FTP server, yan, makita nyo. Pwede natin enable disable. Device reboot, pwede natin i-reboot yung ating optical network unit. NTP, Network Time Protocol, pwede natin synchronize para makorek yung time nya. So balik tayo dito sa status. Ito yung AN550604FA Super Version 2616. So hindi na to available. Ngayon is RP2646 na. So dami, RP2616, RP2621, RP2627, RP2631, tapos RP2646 'yon yung pinakauli as of ngayon. April 9, 2021. So hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at saka pa-share sa mga Facebook page nyo. At saka pindutin ang bell button para ma-notify ka sa aking mga susunod na video. So kung may katanungan, karagdagan na hindi naunawaan, pala pa-comment sa comment section. Salamat at saka mabuhay kayo. Magandang araw.